Nagkasalpukan ang dalawang motorsiklo sa Urbistondo, Pangasinan. Isang rider ang patay habang sugatan naman ang isa pa. Sa Isabela naman, apat ang sugatan matapos bumaligtad ang sinasakyan nilang kotse. Halos nawasak ang kotseng ito nang bumaligtad sa tabi ng kalsada sa barangay Baligatan, Ilagan, Isabela, pasado alauna kaninang madaling araw. Sugatan ang apat na sakay ng kotse. Tapos, yung mga bata, siyempre, naiwala dyan, kaya dalawang mentang. Isinugod sa ospital ang mga biktima. Inaalam pa ng mga otoridad ang kanilang pagkakakilanlan. Nasawi naman ang 37 anyos na si Armando Tamundong sa barangay Poblasyon sa Urbistondo, Pangasinan. Yan ay matapos sumalpok ang kanyang minamanehong motorsiklo sa kasalubong na motorsiklo na minamaneho ni Kim Pablo. Nagtamo ng mga sugat si Pablo. Nag-overtake itong si Tamundong, yung nag-overlap, nabangga niya yung kasalubong niya. So hindi niya natantya yung pag-overtake. Pareho rin walang suot na helmet ang mga biktima. Kung sa along poblasyon kasi busy road yan, dapat speed limit lang na kung makita nyo meron tayong speed limit doon, kaya lang din nila sinusunod. So dapat maghinay-hinay at tignan nyo mga traffic signs. Sa Manawag, Pangasinan, patay rin sa disgrasya ang construction worker na si Jose Peru. Sumalpok ang minamaneho niyang motorsiklo sa railings ng barangay Kabanbanan. Sugatan naman ang backride niyang si Felix Narag. Pagdating nila sa may tulay sa Loragat Bridge, medyo curve po yun. Siguro hindi niya masyadong natansya yung pagmamaneho niya. Lumalabas sa imbestigasyon na nakainom ng alak ang mga biktima. Sa Talisay City, Cebu naman, nagbanggaan ng isang motorsiklo at minibus. Patay ang motorcycle rider na si Rin Ben Lapas at kritikal ang asawa niyang nakaangkas na si Chona. Kabilang sa sugatan sina Jordan Pelario at Ezekiel Dublin na sakay ng minibus. Inaalam pa ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng dalawa pang sugatan. Base sa imbestigasyon, nawala ng preno ang minibus na nadulot ng naturang aksidente. Pangako naman ng operator ng minibus, sasagutin nila ang pagpapagamot sa mga sugatan at pagpapalibing sa nasawi.